That's why we are still here tonight. Amen. That's why we are still alive today. Because God is good. Even we are bad. Amen. Praise God. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Hindi siya nagsasawa sa atin, kapatid. Alright, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga magandang testimony na ating narinig. Amen. And salamat sa Panginoon. No? And tonight, we continue our lesson this morning. Dito tonight, amen. No? Dito po tayo sa, buksan natin ang Matthew 25, verse 14. No? This is the continuation of our message this morning. Amen. Matthew 25, verse 14. Kasama ito kanina sa Ephesians 3, 21 and in connection with Ephesians chapter 3, verse 21. And in 1 Corinthians 10, 31. No. Yan, basahin po natin. No? I-connect natin ang unto Him be glory in the church by Christ Jesus. What, whether we eat or drink, whatsoever we do, do all for the glory of God. No, we connect these verses this evening in Matthew 25, verse 14. And hanggang 21. Ang sabi rito ng salita ng Diyos, sabasahin natin ng sabay-sabay. In verse 14, for the kingdom of heaven is a man traveling into the far country who called his own servant and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. Everyone according to his several ability, and straightway took his journey. Then he had that received the 5 talents, went and traded with the same, and made them 5 talents. And likewise, he that received 2, he also gained other 2. But he that had received 1, went and dig in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of the servants cometh, and reckoneth with them. And so he had received 5 talents, came, brought other 5 talents, saying, Lord, deliverest me unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. And his Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful in over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. And also, he had received 2 talents, came and said, Lord, thou deliverest unto me the talents, behold, I have gained 2 other talents beside him. And his Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Amen? So, makita natin, no? Sige, tuloy-tuloy lang ito, pero ang sabi rito sa isa, and then which received one, verse 24, sige, basahin natin. Received 1 talent, came and said, Lord, I knew thee, thou art hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strowed. And I was afraid, and went and hid the talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where have not strowed. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, mga parang sa lahat. Thank you, God, for your, for the passages that we read this morning, this evening. Holy Spirit of God, give us wisdom again. Give us understanding of the Word. And help us, O God, to understand the Word very clearly, Panginoon. At maging ang iyong lingkod gamitin, Panginoon. Give me words to say, and give me wisdom as I ponder your Word, as we study your Word, O God. Dalangin ko ikaw po magpapala sa amin sa paaming pag-usapan ngayon, Panginoon. And bless this message, O God, and when this message, empower the servant, I'm nothing, O God. Without your power, make my blessing tonight, O God. Thank you for great message kanang maga, Panginoon. Thank you for a great service kanang maga. And this evening, O God, and again, help us, and may your name be glorified and magnified and exalted today, tonight, O God. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. And we continue our lesson this morning in connection
with our Ephesians chapter 3 verse 21. That's our goal this year. God is able. 2 Corinthians 9 verse 8. God is able to glorify God this coming 2021. God is able to glorify God. No? Glory in the church by Christ Jesus. Amen? Napag-usapan natin kanina, glory in the church by Christ Jesus through our prayers, through our personal witnessing, through our productive witness. And tonight, amen, we are going to study, we glorify God in the church through our proper stewardship. Amen? Proper stewardship. Now, isa lang po ang ating talakayan ngayon, pero maraming nakapagkaloob dyan in proper stewardship. Amen? Kaya dapat sa taong ito ay mapagkatiwalaan pa tayo ng Diyos ng mas maraming pang pagpapala ng Diyos this coming 2021. Amen? Kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng maraming blessing last 2020, and God will entrust it to us again more blessing. Amen? In Matthew 25 verse 21. No, we can hear again the another commendation of the Lord Jesus Christ. Sana marinig natin ang magandang commendation na galing sa bibig mismo ng Panginoon at sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Amen. Good and faithful servant this coming 2021. Amen. No, maging faithful tayo, mga kapatid. No. Through our proper stewardship. Amen? Proper giving. Amen? That glorify our God. Amen? And we expect more blessings to come. And sabi ng salita ng Diyos, ano? If you are faithful in few things, God will, sabi dito, I will make the roller. Ibig sabihin, roller. Maging pagkatiwalaan ka pa. Mamahala ka pa ng many things. Many. Dagdagan niya pa ang mga blessing na ipagkatiwala ng Diyos sa atin, kapatid. Oo. Kaya what we need today is proper stewardship. Amen? We glorify glory in the church in 2021 through our proper stewardship. It means, we have a proper giving. Amen? Pag proper giving, we talk about biblical giving and scriptural giving. Based on the Word of God. Our giving is based on the Word of God. Amen. And we know that the story that we read this tonight, amen, sa ating binasa sa chapter 25. No? Ano makita natin sa chapter 25 na ito, verse 14? No, we are servant of God. Amen? We are servant of God. And the story here is pertaining to the parable of the loan money. Amen? We're talking about money here. Amen? Money is a spiritual matter. Amen? Money is not material matter only, but money is a spiritual matter. No? Because we talked about spiritual money, spiritual matter, because the Bible talks about money. Amen? In this parable, he talks about money. Diba tinatin, ano? In verse 18, binanggit ng Diyos dyan ang money. But he that received one went and dig in the earth and his Lord's money. Amen. Maliwanag, ano? Lord's money. Not our own money, but it is God's money. What we possess today, you have thousands of money, hundred thousands, millions of money, we should know that is Lord's money. Amen? Oh. Lord's money. So, this parable is talking about the parable of the loaned money. Loaned money. Loan. Oh. Yan ang mga pinag-usapan sa bangko ay maglo-loan ka. Oh. Bago ka mag-loan ay aprubahan pa. Oo, kung pwede kang mag-loan, kapatid. Ibig sabihin, kung kaya, mayroon kang kakayahan mag-payment. Titingnan nila yan. Marami pang mga CI dyan.
mga kapatid. No, bago ka pahiramin. E may nakita natin yan, ano? Bago ka mag-loan sa isang bangko, ay marami kang mga documents na isa-submit na nagpapatunay na mayroong kang kakayahan magbalik ng iyong na-loan. Amen? Oo. So, makita natin kapatid, no? Na this is the Lord's money. Ano makita natin dito, kapatid? In verse 14, for the kingdom of heaven is as traveling per far country who called his own servant and delivered to them his goods. Amen? His goods. Amen? Ibig sabihin ng goods, he delivered unto them his Lord's money. Amen? Lord's money. Ano makita natin dito, kapatid? No? Lord's money. His goods. Kanya. Amen? Ibig sabihin, kapatid, everything we have today are borrowed from God. Hiram natin yan sa Diyos. Anong mayroon ka ngayon, hiram lang yan ng Diyos sa atin. Pinahiram. This is the parable of the loaned money in Matthew chapter 25. Ito ay isang parabola, no, isang kwento. Alam mo ang parable, ang kwento ng makalupa na may makalangit na kahulugan. Amen? Oo. At alam natin, familiar po tayo sa ganitong sistema. Amen? We always borrowed money from somebody. Amen? Oo. Ganun ang ginagawa natin, kapatid. No? Hindi naman masama ang mag-utang. Pero kapatid, ay dapat tayo magbayad. Amen? So, ibig sabihin, everything we have are borrowed from God. Amen? Lahat po yan, mayroon tayo. Whatever we possess right now, you have money in the bank, you have property, anything, mga kapatid, you have today, what you possess. We are not our own, but God's own. Because those are borrowed from God. Pinahiram lang sa atin yan ng Diyos. Ibig sabihin, pag pinahiram, hindi atin. Pwede niya kunin anytime. At dito sa pangyayari, ay bumalik ang master. At makita natin, mga kapatid, the master is God. And we are the servant as believer. Oh. Kaya mga kapatid, you know, how we can glorify God? Through our proper stewardship. Through proper stewardship. We glorify God in the church through our proper stewardship, proper giving. No. Pag proper giving, that is biblical giving. Amen? Kaya pag ikaw ay lingkod ng Diyos, we are steward of God. Amen? No. Bilang lingkod ng Diyos, tayo isang katiwala ng Diyos. And the master is God. And the Bible says, and the master divide the goods, divide the money, divide the talents among his servants. Amen? According to his ability. Oh. Ibig sabihin ay ang mga bagay na pinagkatiwala ang Diyos sa bawat anak niya, sa bawat lingkod ng Diyos ay mayroon tayong tinatanggap. No? He called his servants. Amen? Mayroon tayong tinatanggap sa Panginoon. Ibig sabihin, I hope you agree with me that mula nang tayo pinanganak, mayroon tayong tinanggap sa Panginoon. Kung wala tayong tinanggap sa Panginoon, wala tayo ngayon. Amen. Mayroon tayong tinanggap sa Panginoon. Ibig sabihin ay we are blessed by God. We are blessed because mayroon tayong tinanggap sa Panginoon. Amen. Oo. Kung tanongin natin, sino dito ang walang tinanggap? Lahat po ay sasabihin, mayroon akong tinanggap. Oo. I hope you agree this statement. Amen. Ibig sabihin, lahat tayo pinagkatiwala ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, lahat tayo pinahiram ng Diyos. Amen? Lahat po ng bagay, hiram. Amen? We have a borrowed life. Amen? Yung buhay natin, hiram lang sa Diyos yan. Amen? Hindi natin pwede sabihin, Panginoon, stop na ako ngayon. Hindi na ako, ayaw ko na mabuhay. Hindi pwede. Pinahiram ka pa ng Diyos eh. Inihayaan ka pa ng Diyos na pahiramin. Isang araw talaga eh, kukunin niya rin yan. Kasi hiram eh. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, this world is not my home. I'm just a passing through. Mga kapatid, our life is temporary. We have temporary life on earth. But in heaven, we have eternal life. Amen? Kaya mga kapatid, lahat po yan borrowed. Amen? Maging ang panahon sa Kristo dito sa lupa, nung siya ay pumunta, pinakita niya,
na lahat ng bagay na kanyang ginagamit, lahat ay borrowed. Amen? No? Nung siya pinanganak, no? Borrowed manger. Hiniram lang manger, hindi naman kanya. Pinakita niya, pakatid, no? Pinakita niya na lahat dito sa mundo ay hiram. Amen? Wala po tayong pagmamaire. Pinakita ng Diyos yan, no? Sa kanyang pagkatao, na lahat ng bagay rito bilang tao, hiram natin sa Diyos. Amen? Pinaranas ng Panginoon yan, mula sa kanyang kapanganakan. No? Walang tumanggap sa kanya, there were no room to, for him in the inn. Kaya doon sa pinanganak sa manger. Ang manger na yan, hindi pa kanya, hiniram pa doon sa shepherd. Amen? No? Lahat po yan, hiram. Nung siya ay inilibing, borrowed tomb kay Joseph. Pinahiram din siya. Amen? Nung siya nag-preach doon sa Galilee, no, hiniram niya ang pulpito. Ginamit niyang bangka ni Peter. Lahat po, mga kapatid, ano? Kung alamin natin ang kasaysayan ng Panginoong Kristo, dito sa lupa, lahat ay borrowed. Hiram, kapatid. Kaya ganun din tayo dito sa lupa. Lahat po ang bagay ay hiram natin sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, this parable ay talk about the parable of loaned money. He loaned money. Pinahiram lang tayo ng Diyos. Amen? Pinahiram tayo ng Diyos. He loaned money according to their abilities, sabi ng Biblia. Makita natin dyan. In verse 15. And one he gave 5, and other 2, another 1. Bakit kaya, no? Pakita natin, no? Iba-iba ang blessing natin na galing sa Panginoon. Hindi pare-parehas na tayo binigyan ng 1 million. Amen? Kasi kung bibigyan tayo ng 1 million ngayon, hindi lahat tayo rito ay milyonaryo. Amen? Hindi pare-parehas. May milyonaryo, may mukhang milyonaryo, may hindi milyonaryo. Amen? May nagpapanggap na milyonaryo. Amen? Oo. Hindi pare-parehas. Amen? Oo. May nagkukunwari na milyonaryo. Pero wala naman pala. Amen? Oo. Hindi pare-parehas. Sabi ng Biblia, yes, the Lord, the Master gave 5 talents. 5. Binigyan siya ng 5. Mayroon siyang, mayroong 2, mayroong 1. Amen? No, bakit kaya? Ang sabi ng salita ng Diyos, according to their abilities. Oo. Nakadepende sa kanilang kakayahan, mga kapatid. Kaya ang Diyos nagpapahiram sa atin ng mga bagay, maging ang pera, nagtitiwala ang Diyos sa atin, nagpapahiram sa atin ang Diyos, depende sa ating kakayahan. Amen? No? Ang Diyos ang nakakaalam sa ating kakayahan. Amen. Oo. Ang sabi nito, he gave 5 talents. Amen? Pag sinabing talents, he talks about money. Amen? 5. Oo. Oo. Halimbawa na lamang, ay pagkatiwala natin si Brother Fernan. Brother Fernan, alika. Mayroon akong sample. Yan. Pagkatiwalaan ko si Brother Fernan ng 5 talents. Bisaya bilangin mga Brother Fernan. 5 talents. 5, no? Oo. Si Brother, sino ang sabihin? Si Jimel dito. Si Jimboy. 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 Dapat si Brother Jimel magsimba na. 2 talents. 2 talents. Yan. 2. 1 talent. 1 talent. Si, ano na lang, Nimuel. Nimuel. Alam mo ba ang Jimuel ay pinagsama ng Nimuel tsaka Jimbol? Jimboy equals Jimuel. Bigyan na kita. Baka nandyan na. Makita natin, kapatid. Oo. Ganun, mga kapatid, nagbigay ang Diyos sa atin. Oo. Maging maliwanag. Yung isa, binigyan siya ng 5 si Brother Fernan. Si Brother, baliktad na. Si Brother Jimboy,
binigyan ng dalawa. Si Jim, si Nimuel, binigyan ng one. Amen? Ang sabi ng Diyos, and according ito, every man according is several ability. Amen? Oo. Mayroon siyang ability, kapatid. Oo. Alam ng Diyos na mayroong kakayahan ito na magawak ng lima. Oo. Oo. Ay, alam ng Diyos na may kakayahan siya magbigay ng maghawak ng dalawa. At alam ng Diyos na isa lang ang pwede sa Kanya. Ang Diyos lang nakakaalam, kapatid. Oo. Kaya nga dapat, this coming 2021, ang prayer natin, Lord, pagkatiwalaan mo ako, Panginoon, ng mas malaking blessing kaysa 2021. Oo. Kaya salamat sa Panginoon, no? Kaya, ibig sabihin, kapatid, mayroon tayong, mayroong alam ng Diyos ang ating kakayahan. Amen? Oo. Alam ng Diyos kaya pinahiram siya ng Diyos at kaya niyang ibalik. Kaya ng alam ng Diyos na kaya niyang ibalik ang another five. Di ba? Doon sa story. Ni yung lima ay naging nadagdagan pa ng lima. Oo. Kaya naging sampu. Yung dalawa naging apat. Yung isa tinag oh, itinago. Yan, kapatid. Kasi natakot siya at kung anong gagawin. Amen? Tinatago. Oo. Ibig sabihin, kapatid, ay bakit niya tinago? Di wala kang kakayahan. Oo. Parang baby. Oo. Kapon may binigyan akong baby doon sa Manila. Binigyan ko ng 100 pesos. Sabi ko, ibigay mo yan kay mama mo at ipatago mo. Amen? Kaya tinago niya kasi hindi niya pa alam kung paano hawakan. Ito, pinagkatiwalaan siya ng malaki kasi alam ng Diyos na kaya niyang imamanage yung limang talents na ito. At pwede niya itong i-multiply, pwede niya itong paramihin, kapatid. Ganun din ang two talents, yan din. Oo. Nagdoble. At nung bumalik ang Panginoon dito, bumalik siya pang Panginoon dito, ay nagdoble. Oo. Yung lima, nagdadagan ng lima. Okay na yung lima. At naging, nagdoble ito. Oo, nagdoble. Ito, nagdoble din. Yan, nagdoble, naging apat na yan. Oo. Yung isa, tinago niya. Oo. At isa pa rin. Yan, isa pa rin. Yan. Walang nangyari sa isa. Kapatid. So, makita natin. Oo. Iba-iba ang mga bagay na pinahiram ng Diyos sa atin. Sige, thank you. Thank you. At least nakuha ko na ang aking ano. Siniguro ko lang. Oy. Oh. Siniguro ko lang kasi baka naitago pa eh. Kasi biblical eh. Oh. May nagtago talaga eh. Oh, mayroong nagbalik. Mayroong nagtago. Kaya may ingat tayo dyan. Amen. Makita natin, kapatid. No? Kaya makita natin. Ibig sabihin, mayroong pinagkatiwala sa, ang Diyos sa atin. Mayroong pinagkatiwala na lima. Eh, maybe limang digits ang pinagtiwala sa iyo ng Panginoon. Maybe dalawang digits lang, isang digit lang. Kasi yan lang talaga ang kaya mo, kapatid. Ibig sabihin, kapatid, hindi siya nagbibigay sa iyo ng limang digit na hindi mo kayang i-handle. Hindi siya magbigay ng malaki. Hindi siya magbigay ng 1 million na hindi mo kaya. Baka saan mo dalhin? Amen? Hindi siya magbigay ng 100,000 na hindi mo kaya. Oo. Ang ibibigay niya, 1,000 lang. Oo.
100. Kaya kapatid, kasi yan ang kaya natin. Ibig sabihin, magbibigay ang Diyos ayon sa ating kakayahan, kapatid. Kaya nga, kapatid, ay dapat tayo ay magandang katiwala ng Diyos pagdating sa ating kapirahan. Amen? Kaya makita natin mayroong mga millionaire giver. Amen? Mayroong millionaire giver. Millions ang kanilang giving. Mayroon namang 6 digits giving. Mayroon namang 5 digits giving. Amen? Mayroong 3 digits giving. Mayroon namang bukya giving. 0 giving. Amen? Walang binigay. Amen? Oo. Yung 5 talents, anong binigay? Naging doble. Ibig sabihin, 100% ang kanyang giving. Yung 2 talents, naging 2. Ibig sabihin, 100% ang kanyang giving. Dapat ang giving natin, 100%, mga kapatid. Oo. Proper giving. Yung isa, 0 giving. Walang ibinalik, kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, the wicked and slothful servant. So makita natin, dalawa ang klaseng giver. Anong isa? Faithful giver. Good and faithful giver. Yung isa, wicked and slothful giver. Amen? Tandaan natin, mga kapatid, the issue is not how much we have received. The issue here, how well we use that we have. How well. Yan sabi ng Panginoon, well done. Good and faithful servant. Amen? Yan ang good and faithful servant. Pero yung isa, mga kapatid, makita natin, wala. Hindi nag-multiply ang kanyang giving. Dapat ang giving natin this year ay mag-i-increase. Oo, nagbigay. Yung isa, ang giving mo isa, ay year 2021, isa pa rin. Hindi da. Dapat nag-i-increase katulad ng 5, naging doble. Dinoble niya ang kanyang giving. Yung 2 talents, dinoble niya ang kanyang giving. Yung 1 talent, hindi pa rin nag-grow. Dapat we must grow in our stewardship, kapatid. When it comes to stewardship, kapatid. At mapansin natin in verse 18. Sa isang talent, he that had received one went and dig in the earth and his Lord's money. Amen? Biro mo yan, ano? In verse 21, his Lord said unto him, saan ba yan? In verse 24, and verse 24, then he which received 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art hard man. Amen? Nung bumalik ang Panginoon, kapatid. Oo. Sabi niya, I know thee that thou art hard man, reaping thou hast not sown, and gathering where thou hast not strowed. Amen? Makita natin, ano? Yung sinabihan ng Panginoon, no? Na binaon niya ang kanyang talents na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen? Alam ko, Panginoon, natakot ako, Panginoon. No? Kasi baka magalit ka, Panginoon. No? Makita natin, mga kapatid. Ano makita natin sa taong hindi magandang katiwala? Hindi siya good steward. Laging may excuse. Amen? Laging may excuse. Amen? In verse 24, ito ang kanyang dahilan. I was afraid and went hid the talent in the earth. I was afraid. Amen? Natatakot. Mayroon siyang excuses. Makita natin, mga kapatid, ang taong hindi magandang katiwala. Many excuses. Amen? Excuses. Meron siyang excuse. Oo. Pastor, hindi mo na akong magbibigay ng aking first fruit. Hindi mo na akong magbibigay ng tithes. Kasi marami akong babayaran, Pastor. Oo. May babayaran akong
sasakyan, may bayaran akong bahay, may babayaran akong tubig, kuryente. Ang daming babayaran at walang katapusan na bayarin. Amen yan ang mga excuses, no, ng mga hindi magandang katiwala ng Diyos. Amen? May mga excuses. Amen? Full of excuses. Kaya nga tinawag silang slothful and wicked servant. Amen? Yung lazy, ang tamad, ang slothful. Alam ba ang tamad, laging may excuses? Amen? Laging may excuse. Oo. Ay, hindi muna ako mag-church kasi maambun. Baka ako magkasakit. Oo. Baka ako magkasakit. Ganon lagi ang mga excuses ng hindi good steward. Amen. Hindi mo na ako magbibigay kasi pasensya ka lang, pastor, kasi hindi ako makapagbigay kasi yung asawa ko ay kagagaling lang sa sakit. Oo. Yung bunso ko may sakit din. Lahat ng tao sa bahay may sakit. Pati pusa may sakit. Oo. He began to make excuses. Amen. Yan mga kapatid. Yan ang palatandaan ng Kristiyano na hindi good steward. Full of many excuses. Amen. Ah, pass muna ako sa offering. Next time na lang ako. Oo. May mga excuses tayo kapatid. So tandaan natin, everyone is a steward of God and everyone, everything we possess today are borrowed from God. And God is trusted to every believer according to our abilities, according to our capacity. Amen? Oo. Kaya makita natin kapatid, ang issue rito mga kapatid is not how much we have. Amen? Hindi kung ano gaano kalaki ang mayroon tayo sa atin kapatid. Ang pinag-uusapan dito, how we manage well the things that we have borrowed from God. Amen? Paano natin ginamit ito ang pinagkatiwala ng Diyos, ang bawat kaloob sa atin ng Diyos, kapatid? What we need is to be good and faithful servant. Amen? Oh, faithful servant. If you are faithful servant, expect blessing. Amen? A faithful man shall abound with blessing. Amen? If you are not, if you are slothful and wicked servant, don't expect blessing when you are not giving. Amen? Oh, be faithful steward this year 2021. If you are not faithful in our giving this last year, kapatid, subukan mo maging matapat sa Panginoon, kapatid, at matupad mo ang ating team ngayong year na God is able to bless your life. Amen? God is able to bless your life. No. How to be faithful steward that can glorify God? Glory in the church. By Christ Jesus, through our proper stewardship, proper giving. Amen? Dapat, mga kapatid, iyan ang kailangan natin. Proper stewardship. Amen? Dapat may tama natin ang ating giving this year 2021. Amen? Start to give right this year 2021, January. Start to give right. Amen? Oo. And the Lord will say, well done, good and faithful servant. That's a kind of giving that glorify our God, mga kapatid. That is, we glorify God through proper stewardship. Amen? Dito nang karugtong natin kanina. Kanina, through prayers, through, ano yun? Personal witnessing, number three, through productive witness, through proper stewardship. Amen? Oo. Makita natin kapatid, no? Pag i-apply natin ito, ang tinatawag na for peace, for God's glory.
Amen? Oo. Kasi ang purpose sa gobyerno, laging kulang. Oo. Kahit 25,000 ang ibigay mo sa purpose, kulang pa rin. Sabi ng mga beneficiaries, laging kulang. Kasi nga, mga kapatid, mayroon silang problema sa kanilang purpose. Mga kapatid, walang proper stewardship. Hindi maganda sila, hindi sila magandang katiwala ng Diyos, kapatid. Kaya dapat ang kailangan natin, proper stewardship, proper giving that glorify our God. Yan ang pag-uusapan natin dito sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. Ang tamang pagbibigay, kapatid, hindi natin pinag-uusapan kung gaano kalaki ang ating binibigay. Ang pinag-uusapan natin, tamang pagbibigay, and that is called proper stewardship. Proper giving. Amen? Yan ang kailangan natin this year 2021. Hindi tayo nagpapalakihan ng pagbibigay. Ang pinag-uusapan natin, tamang pagbibigay. Oo. Pag sinabing tamang pagbibigay, mga kapatid, that is called biblical giving. Our giving always back up the Word of God. That is scriptural, according to the scripture. Amen? Oo. Bakit tayo nagbibigay ng tithes? Kasi sinasabi sa Biblia, si the Bible says in Malachi chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Tithes, mga kapatid, 10%. Amen? Bring, honor the Lord with thy first fruit. Nasa Bible. That is biblical giving. Amen? Ibig sabihin ng biblical giving, tamang pagbibigay at tamang sukat. Amen? Tamang sukat. Give, and it shall be given. Good measure. Shaken together, pressed down, and running over. Ibig sabihin, mayroong tamang pagbibigay. May pagbibigay na siksik, may pagbibigay na liglig, kapatid. May pagbibigay na maapaw. Oo. Patuloy ang kanyang pagbibigay. Amen? Ang sabi ng Biblia, saan natin ibibigay? Bring all the tithes into the storehouse, and the storehouse is the church. Amen? Storehouse. That is the house of God. Hindi yan department store. Hindi yan Showmart. Kasi, pastor, doon ko dinala kasi sabi ng Bible, store, department store. Hindi po yun, kapatid. Oo. Pag sinabing storehouse, that is a church. Amen? Oo. Storehouse. Doon natin iniipon ang ating mga handog. Kaya nga, word store. Iniipon natin. Pinagsama-sama natin ang ating offering doon sa storehouse. And the storehouse, ang bahay ipunan ng ating mga handog ay church. Oo. Hindi store. Kasi ang store, tindahan yan. Oo. Yan. So, makita natin, yan ang kailangan natin this year. Oo. Kaya nga, tama, ang ating pagbibigay ay tamang sukat. Amen? According to our income. Amen? May tamang sukat. Amen? So, kailangan natin ngayon, kapatid, itama natin ang ating giving. No? Kahit maliit lang, simulan natin sa maliit. Oo. Maglista kayo ngayon, may listahan kayo dapat sa inyong giving. Every Sunday, lista mo. Magkano binigay mo? Last first Sunday, magkano binigay mo? I-record mo. Nagbigay ka ng 20 pesos. Tingnan mo kung nag-improve ang giving mo. Hanggang December 30, makita mo kung paano umangat o bumababa o nawawala ka sa iyong giving. Oo, para mamonitor mo, kapatid. Oo. Para makita mo na ang iyong pagbibigay ay nasa tamang pagbibigay. Oo. Hindi yan pinag-usapan, malaki, maliit. Basta tama ang pagbibigay. I mean, pag binigyan ka ng 1 million, ba, ibigay mo sa Panginoon 100,000. Pag binigyan ka ng 100,000, 10,000 automatic yan. I-tithe mo na sa Panginoon. Yung 10,000, 1,000. Oo. Ba, yung 1 million,
Pastor, 100,000 pala ang aking tithes. Ante, sige, doon ka na lang sa 100 pesos para 10 pesos ang iyong offering. Amen? Nalangin ba kayo, Panginoon, bigyan mo ko ng tithes and offering na 6 digits ang aking offering. Siyempre, pag ibigay ng Diyos 6 digits, 7 digits ang iyong ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Kasi naghihingi ka eh. Nagpipray ba kayo ng tithes? Panginoon, bigyan mo ko ng tithes na ganito. Bigyan mo ko ng 10,000 na tithes. Siyempre, 100,000 ang ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Ganon, kapatid. Tamang pagbibigay. Oo. Ipagkatiwala lang ng Diyos sa atin yan, depende sa ating kakayahan. Kung kaya nating ibalik ang mga blessing pag pinagkatiwalaan ka ng malaki. Ang sabi na sa ng Diyos, if you are faithful in few things, God, we are a ruler of many things. Kung well done, sabi ng verse 25, ano? In verse 21, His Lord said unto him, well done, how thou good and faithful servant, thou hast been faithful over few things. Sisimula ka sa maliit, kapatid. Simulan mo yan sa 10 pesos hanggang 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos ay malaman mo, 10 million na pagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Ang kailangan natin, proper stewardship. Proper management, mga kapatid. No? Na mapag-glorify ang Diyos sa ating giving, kapatid. Proper stewardship that gives glory to the church. Amen? Oh, tinuturo yan. Oh, tinuturo yan ni Apostle Paul. Tingnan natin siya kay Apostle Paul. Itong gamitin natin, kapatid. Dito tayo magpupuntos. In 1 Corinthians 16:1 and 2. No. How Apostle Paul gave instruction to the Corinthian church. Corinthian church, kapatid. Bakit tinuro niya ito sa Corinthian church? Hindi sa mga Ephesian church, Macedonian church. Doon niya itinuro ang giving sa Corinthian church. Kasi ang Corinthian church, mga mayaman. Mamayaman ang mga miyembro. Pero ang kanilang giving, hindi tama. Oo. Mayaman sila, pero ang giving nila, pang mahirap. Dapat ang giving natin, pang mayaman. Anong gusto nating giving? What kind of giving we want to give? Poor giving or rich giving? Kasi ang Corinth, ang Church of Corinth, mayaman na simbahan. Maraming mga mayaman. No? Pero hindi lumalago sa giving. That's why Apostle Paul instruct the Church of Corinth, no? The proper giving, proper stewardship when it comes to giving. Amen? No? Kaya nire-review natin ito, kapatid, because we want to start this year that we give right to the Lord. If we give right to the Lord, our God in heaven has no reason to bless you. Wala sang dahilan, hindi ka i-bless ng Panginoon. No. Hindi kita i-bless kasi may problema ka. No. In verse 16, now concerning the collection for the saints, as I have given order to the church of Galatia, even so, they do ye. Amen? Oo. Doon yan ang order ng Panginoon sa churches of Galatia. Sabi niya, even so, do ye. Sabi niya, sinabi ko na ito sa mga church of Galatia. At ganun din sinasabi ko sa inyo. Ganun din ang aking preaching. Oo. Ganun din ang kanyang instruction, kapatid. Proper stewardship that gives glory to our God. Ito ang tinuturo ng Apostle Paul. Ang tamang pagbibigay doon sa Church of Corinth. Kasi sa Church of Corinth, hindi tama ang kanyang pagbibigay. Nagbibigay lang sila
No, basta makapagbigay lang. Hindi dapat ganun, kapatid. Dapat ang giving natin is proper stewardship, proper giving. Amen? Kaya dito po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2, this is the direction of Apostle Paul to the church. Sabi niya, sabi rito, I have given order to the churches. Amen? Kasama po tayo dito sa churches. Given order. I've given you order. Anong order niya? Concerning the collection. Amen? Collection, ibig sabihin ng collection, that is offering. No? He will collect the offering from the church of Corinth, mga kapatid. At ito po ang order niya sa church of Corinth. No? Iyong tamang pagbibigay. At tinuro niya ang tamang pagbibigay. No? Kaya tinuro niya na, sabi kayo mga Corinth, mag-set aside kayo a certain amount. Oo. Oo. When I come, I will collect. Oo. Iko-collect na Apostle Paul. Oo. Hindi yung pag dumating si Apostle Paul, tsaka kayo magbibigay. Hindi po. Kahit wala si Paul, ay dapat kayo magbigay. Kaya sabi niya, concerning your collection. Oo. So makita natin kapatid, ito po ang direction ni Apostle Paul sa Church of Corinth and the same also sa ating simbahan. To have a proper stewards when it comes to our giving. Amen? Ano ba ang proper stewards of giving? Ano ba ang tamang pagbibigay sa giving? Dapat ang basihan natin, Biblia. Kaya itong tinuturo ni Apostle Paul dito sa Biblia. Ano sabi niya sa verse 2? Upon, kailan dapat tayo magbigay? Ano ang tamang pagbibigay? Kailan tayo dapat magbigay? Amen. Ang sabi ng verse 2, upon the first day of the week. Amen? Upon the first day of the week. Ano ibig sabihin ng first day? Sunday. Ang first day ay hindi Monday. Ang Monday ay unang araw sa pagpasok sa trabaho. Pero ang first day ay unang araw. Sa kalendaryo, pag tinignan mo, kulay pula. Ibig sabihin, ang unang Sunday, yan ay para sa Diyos. First day of the week. That is Sunday. Amen? First day. Kita yun sa kalendaryo. Sunday, Monday, Tuesday. Hindi nakasimula Monday, Tuesday. Sunday. Bakit sinabi rito? Upon the first day of the week. And that is Sunday. Amen? So, ang proper giving natin, kapatid, upon the first day. Ibig sabihin ng upon, ibig sabihin, we give our offering, a proper giving is give regularly every Sunday. Amen? Every Sunday. Amen? Upon the first day, hindi first month. Ang first month, first fruit yan. Amen? Pag first day, yan ay ating offering sa Panginoon. That is our regular offering every Sunday. That's why we have regular offering every Sunday. Amen? Yeah, this is the instruction of Apostle Paul to give regularly upon the first day of the week. This is the instruction of Apostle Paul to the church of Corinth to set aside a certain amount each week, every Sunday, nakahanda na ang ating mga offering. Upon the first day, sabi ni Paul, mag-set aside na kayo. Ihiwalay nyo na kaagad ang iyong tithes doon sa iyong income, kapatid. And give it regularly. Amen? Pag sinabing regularly, every Sunday, na huwag nating palampasin ang Sunday na wala tayong binibigay sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia eh. No? Every first day, that is Sunday, kapatid. Maliwanag, ano? Upon the first day, and that is Sunday. No? Every Sunday, regular give, regularly. Not every Christmas.
Ay, may mga Kristiyano tuwing Christmas lang mag-offering. Kapatid, mayroong mga Kristiyano na tuwing birthday lang nag-offering. Kasi pasalamat na sa Panginoon. Nagbibigay sila anniversary lang, yearly. Mga kapatid, hindi po yan. Ang sabi ng Biblia, every Sunday. Dapat wala kang absent pag Sunday. Para wala rin absent ang iyong pagbibigay. Kasi ang proper giving, kapatid, is give regularly. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is. Oh, bakit? Huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Kasi doon sa pagtitipon, mga kapatid, doon tayo makapagbigay ng handog sa Panginoon. Because giving is a part of worship. Giving is worshiping to the Lord. Amen? Sa Old Testament, walang worship na walang giving. When Abraham worshiped the Lord, he offered his only son, Isaac. Isipin mo yan, kapatid, ano? Nag-worship si Abraham, yung kanyang anak, iyan ang offering niya. Amen? No? Eh, hindi natin kaya ang ginawa ni Abraham. Oo. Kahit yung anak mo ay pasaway, kahit anak mo ay black sheep, kahit anak mo ay tamad, hindi mo yan ikaya i-offer sa Diyos. Susunugin mo para i-offer mo sa Panginoon. Hindi natin kaya yan. Amen? Oo. Kahit pangit yan. Hindi. Ito na lang anak ko, pangit to eh. Pasunog ko na lang ito. Oo. Total sunog na ito eh. Oo. Mahirapan pa yung sabon nito. Saka ka marami pa mga white na mga sabon ito para magpaputi. Na ito yung i-offer ko. Hindi natin kayang gawin yan, kapatid. Pero si Abraham, naku po, in-offer niya si Isaac, kapatid. Oo. Kaya tayo, kapatid, ano? Dapat ganun. Oo. I-offer natin sa Panginoon. Regularly. Amen? Hindi yung irregular. Oo. Huwag mong gayahin yung pagpapasok mo sa eskwelahan. Irregular. Oo. Yung offering mo, regular, irregular din. Kaya yung grade, irregular din. Amen? Oo. Kaya maganda regular ang pagbibigay natin sa Panginoon. Para ang blessing, regular din. Oo. Amen? So, number two, makita natin. Let every one of you lay by him in store. Paano tayo magbigay? Ano ang proper na pagbibigay, kapatid? Give individually. Individual po ang giving. Let every one. Alam naman natin ang everyone, ibig sabihin individual member ng simbahan. Hindi every family. Oo. Hindi Baruna family, tithes and offering. Hindi Baruna family. Aba, marami kaming Baruna. From Luzon, Visayas, Mindanao, nagbibigay kami ng tithes. Baruna, hindi. Oo. Dapat individual. Sino ba yan na Baruna? Oo. Dapat lahat ng Baruna mag-offering. Oo. Ay, hindi naman lahat Baruna nag-offering. Oo. Merong hindi nag-offering, merong irregular ang offering. Oo. Merong walang offering. So, sabi sa Biblia, give individually. Let everyone. Everyone. Not every family, not every tribe, not every company. Abam? Oo, mag-tithe ka, isang company. Hindi ganun. Everyone, sabi ng Biblia. Yan ang proper stewardship of giving. Bawat isa, may offering, kapatid. Individual ang ating offering. Para individual din, ang balik na blessing ng Diyos. Amen? Individual. Oo. Pag sinabing individual, si tatay may offering. Oo. Dapat sa offering, si tatay dapat ang nangunguna sa offering. Hindi dapat tayo malampasan sa offering. Nakakalungkot, si nanay ang may offering, si tatay walang offering.
Oo. Kaya dapat si tatay may offering, si nanay may offering, si anak may offering, si baby may offering. Lahat may offering. That is proper stewardship of giving. That glorify our God. Give regularly, give individually, lay by Him in store. Dali natin yan sa church. Amen. Yan ang kailangan natin, kapatid. No. And number three, give systematically. Systematic ang ating pagbibigay. Ano bang ibig sabihin ng systematic? Oo. Automatic, systematic. Yan. Sa mga computer, mayroong system yan. Oo. Pag pinindot mo, lumalabas. Oo. Yan ang systematic. Ibig sabihin ng systematic, systematically, at give attention to all aspect. Bigyan natin ng halaga ang bawat isa. Yan. In all aspect. We know how to segregate our money. Amen? Isisegregate natin. Alam natin paano iset aside ang ating kapirahan. Amen? Kaya iba yung iyong tithes, systematic, automatic ang tithes. At ang systematic, mayroon kang faith promise. Mayroon kang love offering. Attention to all aspect. Ibig sabihin, walang maiwan. Amen? Salamat may mga kapatid na nagbibigay systematically. Mayroong tithes, mayroong love offering, may faith promise, may first fruit, mayroong lot commitment, may share for children, may pastor's care, mayroong multimedia ministry, mayroong jeepney ministry, mayroong pang tricycle ministry, kahit ang tricycle natin hindi na umaalis, ay may nagbibigay pa rin sa ating jeepney ministry at saka tricycle. At may nagbibigay pa sa others. Sipin mo yan. Oo. Pati total, binigyan niya rin. Total. Ay panggasolina yung total. Magpagas ka sa total. Kapatid. Marami. That is giving systematically. Yan ang systematic giving. Pagpalain ka ng Diyos. Amen? Oo, anong systematic? Sa Proverbs 11:24. Hindi lang isa ang ating giving. Hindi ka lang tither. Kailangan giver ka. Kasi may mga Kristiyano, tither lang eh. Kung tither ka, we are only returning. Pero ang giving, doon ka na mag sinasabing giving. Kung nagbibigay ka sa love offering, nagbibigay ka sa faith promise offering, sa first fruit, nagbibigay ka, yan ang tinatawag na systematic. Amen? 11. Verse ano yan? 24. Oo. Kumbaga, kapatid, no? Systematic ang giving natin. Oo. Saan na yan? Systematic. Ang sabi rito ng verse 25, ng verse 24, there is that scattered, yet increased. Amen? Ina-scatter mo ang iyong giving. Hindi lang isa ang tinatanim mo. Marami kang tinatanim. Nagtatanim ka sa tithes, nagtatanim ka sa laboring, nagtatanim ka sa faith promise, nagtatanim ka sa first fruit, mayroon kang lot commitment, mayroon kang pastor's care. Marami pa, kapatid. Marami kang tinatanim. The more we the seed we sow, the more harvest we reap. Amen. Marami kang tinanim, marami kang aanihin. Amen. Kaya nga nagalit ang Panginoon sa isa. Bakit ka isa, hindi mo itinanim, binaon mo lang. Oo. Kaya mga kapatid, yan. Kaya yun ang systematic na pagbibigay.
kapatid. Oh, scattered. Oh. Pero kung i-withhold mo yan, ay naku po. Ang sabi diyan, tended to poverty. Pag hindi tama ang ating pagbibigay, ang mangyayari sa atin, tended to poverty. Bakit ganun pa rin ako? Mahirap pa rin ako hanggang ngayon. Kasi hindi tama ang ating pagbibigay. He that withholdeth the corn, it tendeth to poverty. Pag hindi tama ang iyong pagtanim, we withhold the corn. Bakit tayo nang withhold the corn? Pag ang corn manatili sa kamay mo, hawakan mo lang ang corn for 9 months, 1 year ang corn sa kamay mo, you withhold the corn, ibig sabihin, tended to poverty. Paano tutubo, paano mag-i-increase ang corn ay nandyan sa kamay mo na withhold mo ang blessing ng Diyos. Utter mo yan. Give it systematically. He that scattereth, increaseth. Amen. Yan ang systematic giving, kapatid. Yan, mga kapatid. Number 4. Ang sabi ng salita ng Diyos, according as he prosper. No. Ano ang tamang giving, kapatid? According as God prospered him. Ibig sabihin ng as God prospered him, ang ating giving is according to our income. Amen? According to our income. Amen? Pag pinagpala ka, the more blessing, sabi ng 1 Corinthians 9:6, he that soweth sparingly shall reap sparingly. He that soweth bountifully, reap bountifully. Amen? According to your income. Ibig sabihin, give proportionately. Proportion ang giving. Anong proportion ng Diyos? 1:10. 10% sa Panginoon. Amen? No? Yan ang proportion ng Panginoon. Kung titingnan natin, logi ang Diyos. Ang Diyos partner natin. Oo. Tayo tulog na, nagtatrabaho pa ang Diyos. Paano ka ibe-bless ng Panginoon? Oo. Tulog ka na, pumapasok ang income mo. Tulog ka. Ang Diyos ang gumikilos, gumagawa. Oo. Pagdating sa hatian, ang proportion, 1:10. Oo. Ang Diyos, 10%. One portion sa 10. Amen? Atin, 90. Sipin mo yan, no? Ang bait ng Diyos, amen? Ang bait ng Panginoon. Oo. 10% lang para sa Panginoon. Yan ang proportion ng Diyos sa atin. Amen? According as He prospered Him, according to your income. Amen? Pag ang income mo ay 1 million, aba, 100,000 ang iyong proporsyon. Pag 100,000, 10,000 ang proporsyon. Pag 10,000, 1,000 ang proporsyon mo para ibigay mo sa iyong tithes. Pag 1,000, 100. Ang 100, 10 pesos. Ang 10 pesos, piso ang offering mo sa Panginoon. Yan ang proporsyon ng Panginoon. Kaya pantay-pantay ang ating giving proporsyon, 10% of our income. That is proportion of the Lord. Kaya hindi natin pinag-usapan ang kung gaano kalaki ang ating binibigay. How much we give, that is not the issue. Ang pinag-usapan dyan, kapatid, is giving, proper giving. Right giving. Amen? Right giving. Tamang sukat, no, ang Panginoon. Tandaan natin, we cannot outgive God.
Amen. Ang proportion ng Diyos, ano? Sipin mo ang Diyos, we cannot outgive God. Ang binibigay niya, He is a giver. Bakit? Ang binibigay sa atin, sige, 90%. 10% akin. Amen? Giver ang Diyos eh. Kung taker ang Diyos, ito ko, 1% lang sa'yo, akin 99. Oh, ganun ang Diablo. Taker, ang Diyos giver. 90, binigay ng Diyos sa atin. Kapatid. No? Yeah, mga kapatid. He gave us according to our abilities. Kasi sa ating binasa kanina, may nagbigay, binigyan ng 5, binigding. Kung faithful ka sa maliit, God entrusted you many things, sabi ng Biblia. Magtapat ka lang sa maliit, pagkatiwalaan ka ng Diyos ng malaki. Amen? Pag hindi tayo mapagkatiwalaan ng maliit, lalo na malaki, magkakaproblema ka sa iyong giving, kapatid. Ngayon, kapatid, no? According as God prospered him. Pastor, wala akong income. Paano ko kwentahin? Madali lang kwentahin, kapatid. Wala na tayong kwentahin. Zero, 10% of zero equals zero. Hindi mo na kailangan mag-aral sa mathematics. Amen? Pag wala kang income, di wala kang kukwintahin. Di mas maganda, wala ka ng hirap sa pagkikwinta. Mas gusto ko ako ay hirap magkwinta kaysa wala akong hirap magkwinta. Amen? Mas magandang ganyan, kapatid. Be faithful. Give proportionately according as God prospered you. Pagkatiwalaan ka ng malaki, give proportionately. Ibigay mo ang tamang giving, kapatid. Oo. Kaya gawin mo yan this year, 2021. And another thing is, give liberally. Liberally. Sa Proverbs 11:25. Proverbs 11:25. Ang sabi dyan, 11:25, the liberal soul shall be made fat. Oo. Bakit ito ang tamang proper giving, proper stewardship of giving? Give liberally. Oo. Kasi blessing na ikaw ay nagbibigay, kapatid. Liberal. Maluwag ang iyong pagbibigay. Ibig sabihin ng liberally. Maalwan ang tayo magbigay. Maalwan. Yan ibig sabihin ng liberally. Oo. Na maganda, no? Sabi ni Solomon, the liberal soul ang malayang magbigay. Ano yung liberal? Yan, bukas palad. Oh, maluwag ka magbigay. Yan. Oh, yan ang magbigay ka ng maluwag. Yan ang ibig sabihin ng maluwag. Giving tithes. Oh, yan ang pronounce niyan. Tithes. Yan ang ibig sabihin ng liberal giving. Tithes. Oh, pero yung tithe, iyon ang delikado. Tithe. Oh. Mahigpit ang pagbibigay mo. Iyon. Higpitan ka rin ng Diyos. Kapatid. Oo. Sabi rito, the liberal soul. Oo. Ang maluwag magbigay. Maalwan magbigay. Yan, maalwan. Oo. Ano sabi ng salita ng Diyos? Pangako niya. Shall be made fat. Fat. Oo. Tataba ang iyong pitaka. Pitaka. Baka may magalit sa akin eh. Tataba ang iyong pitaka. Tataba ang iyong sisidlan. Made fat. Ibig sabihin, mag-i-increase. Hindi payat-payat ang blessing. Tataba ang blessing. And he watered shall be watered also himself. Amen.
Pag nagbigay ka, babalik sa iyo. Oo. Water it. Amen. Oo. Yan ang water it. Maging daluyan tayo ng blessing ng Diyos. Di water it. Oo. Para tayong mga tubo ng nawasa, kapatid. Na pag dumaan ang tubig sa tubo ng nawasa, nababasa ang tubo. Bago lumabas sa gripo, ang tubo, basang-basa na. Ganun tayo, kapatid. Pag pinadaan ng Diyos, He that watereth Himself, pag dumaan ng blessing, dinadaan ng Diyos ang blessing, naku po, mababasa ka sa pagpapala. No. Inaambunan ka ng pagpapala, kapatid. Yan ang liberal soul. Shall be made fat and shall be watered also Himself. Amen? Yan. Maluwag. We give not for necessity nor grudgingly but liberally. Amen? Liberal. No? Malaya tayong maluwag ang ating pagbibigay. Hindi tayo nagbibigay dahil may project. We give liberal. Malaya tayong magbibigay kahit walang project. Oo. Nagbibigay tayo sa Panginoon. And lastly, kapatid, giving cheerfully in 1 Corinthians 9:7. Now, God loveth a cheerful giver. Amen? Cheerful giver. Oo. Dito na tayo magtatapos. 1 Corinthians 9:7. No. Tama ba 1 Corinthians 9:7 or 2 Corinthians? Or 2 Corinthians 9:7. Yan. Oo. Yan ang blessing natin, kapatid. Pag tayo magbigay ng mayroong kagalakan. Amen? Verse 7. For God loveth cheerful giver. Give cheerfully. Amen? Ang masayang Kristiyano, kapatid, ay walang iba kundi mga giver. Amen? Mga maluwag magbigay, liberal soul. Amen? Give cheerfully. Masaya yung mga Kristiyano. Amen? Laging nakangiti. Bakit? Laging may blessing na natatanggap sa Panginoon. Amen? Pero yung mga hindi nagbibigay, naku, malungkot. Oo, yan ang mga Kristiyanong kuripot. Bakit? Pati ngiti, kuripot. Oo. Pinipigilan niya ngumiti. Nakakatawa na ayaw pa rin ngumiti. Oo, naku. Nagtitipid sa pagngingiti. Hindi dapat ganun. God loveth a cheerful giver. Cheerful, masiyahin ka, magbigay. Pag magbigay ka ng tama, masiyahin ka, kapatid. No. Yan, mga kapatid. Pag nagbigay tayo, this year 2021, subukan natin, itama natin ang ating pagbibigay. Bakit minimesis natin agad ito? Kasi para masimulan na natin ang tamang pagbibigay. Oo. Anim na yan. Oo. Sundin lang natin ang anim. Ay, mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan ang sa 1 Corinthians 9:7, ano? Cheerful giver. Ang kasunod niyan, 1 Corinthians 9:8. Ah, anong sabi diyan? Pag if we give regularly, if we give individually, if we give systematically, if we give proportionately, if we give liberally, if we give cheerfully, ang kasunod, blessing, God is able to what? Make all grace. Make all grace. Ibubuhos niya ang lahat ng pabor. Pag sinabing pabor, blessing. Pero may lahat ng pabor. Oo. Oo. Yung mga blessing, ipapabor niya sa'yo. Oh, doon ka. Doon ka.
Oh, wag dyan, wag dyan. Kasi hindi ngumingiti yan. Yan, ganun kapatid. All grace abound, kapatid. God is able to make all grace abound chan toward you. Biro mo yan? Ay, alam na ang ibig sabihin ng word na toward you. Patungo sa'yo ang pagpapala. Nakapuntariya sa'yo ang pagpapala, ang grace, ang pabor ng Diyos dire-diretso towards you. You, ano? That He always, ano, always having all sufficiency. Pero always, ano? Lagi kang sapat, hindi kinukulang. Always having all sufficiency. Oh, hindi mo marinig ang mga reklamo. Ay, pastor, oh, wala kaming ganito, wala kaming ganito. Oh. Ang maririnig mo, pastor, sobra ang refrigerator, sobra ang laman. Oh. Sufficiency. In all things. Biro mo yan, all things. Isipin mo yan, pati na ng pagpapala ng Diyos. Lahat ng bagay. Sufficient ka. Isinabi ng Panginoon, all things eh. No? Ano ang kailangan mo? Sufficiency. Sundin mo lang kanina. Proper stewardship, kapatid. Ang sikreto dyan. The next, may abound to every good work. May abound to every good work. Ibig sabihin, marami tayong magagawa, marami tayong matulungan, mga kapatid. Marami tayong maabot, kapatid, sa gawain ng Diyos. So, yan ang ibig sabihin. He hath dispersed abroad, in verse 9. Simeon, he hath dispersed abroad. Nakapagbigay pa tayo sa foreign mission. E disperse. Ano yung disperse? Giving. Makapag-disperse pa tayo. Makapagbigay pa tayo sa mga mahihirap. Isip mo yan, ano? Given to the poor. Oh. Makita natin ang blessing ng Diyos, kapatid. Maging giver pa tayo. Maging blesser tayo sa iba. Yeah. His righteousness remaineth forever. Forever. Ito man remain. Manatili ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Oh, daming blessing, ano? And now he that ministered the seed, the sower both minister. Ah, mga kapatid, ano? Ang mga naglilingkod sa Diyos, nagsusoul winning, sower, oh, nga soul winner, both minister, bread for your food. Aba, mga kapatid, ano? Hindi magugutom ang ating manggagawa. No? Maraming blessing. And multiply your seed sown. Aba, mga kapatid. Yan ang pagpapala ng Diyos. Ano? Magbigay ka sa mga lingkod ng Diyos. Ano? Sa pastor's care, sa pastor's gift, mga kapatid. Kaya nag-gift-giving tayo para sa ating pastor. Oo? Bakit nandoon ang blessing? Ano sabi ng blessing? Tignan sa verse 10, and multiply your seed sown. Multiply your seed sown. Ano ito? Whatever business, whatever investment na iyong itinanim, kapatid, will increase, will multiply. Sabi na, and multiply, multiply, mag-i-increase, kapatid. The fruits of your righteousness. Oh, makita natin ang blessing ng Panginoon. Oh. And God will enrich everything. Being enriched in what? Everything. Oh. Pagyamanin ka sa lahat ng bagay. To all bountifulness. All bountifulness.
Ano yan? All bountifulness. Kasaganahan. Maging masagana ka sa buhay. Maging maalwan ka sa buhay. Which cause it thee. Oh, which cause it through thanksgiving to God. Yan ang dahilan na lalo ka pang magbigay pasasalamat sa Diyos. Thanksgiving. No? At marami ka pang ibibigay sa Panginoon. Ipapasalamat ka na nagbibigay sa Panginoon. No? Magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Lalo kang magbigay bilang pasalamat sa Panginoon. At lagi kang mayroong thanksgiving sa ating Panginoon. No. Yan kita natin, no? And there, nung sa verse 14? Ano yan? 9:14. And their prayer for you long after the exceeding grace of God for you. Thanks be to God for His unspeakable gift. Amen? Aba, mga kapatid, makatanggap ka ng mga pagpapala na hindi sapat mo ipaliwanag. Hindi mo kaya ipaliwanag. That's blessing, the unspeakable gift na ibibigay ng Panginoon sa atin. Expect this year unspeakable gifts. Amen? Oo. Mga blessing na hindi mo kayang ipaliwanag. Oo. Bakit? Sa ngayon, wala ka pang ideya kung anong blessing ang ibibigay ng Diyos sa atin. Wala pa tayong mapaliwanag. Hindi natin kayang ipaliwanag kung anong klaseng blessing. Pero ang expect nating blessing ng Panginoon na gustong ibigay, unspeakable. Ibig sabihin ng unspeakable, we have no idea what kind of blessing ang ibibigay ng Diyos sa atin this year, 2021. Kaya experience unspeakable gift this year, 2021. What we need is glorify God in the church through proper stewardship of our giving. Give right, give biblically and scripturally. Yan. We can glorify God through proper stewardship. Amen? Okay, I hope you learned something today. Start giving right this year 2021 and experience the unspeakable blessing na galing sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-pray na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. That's what we need this year, 2021. To start giving right, proper giving, proper stewardship of giving. If the Lord speak to us through this message, if you give right this year and God bless you, again, give more, give right, a kind of giving that God will bless, proper stewardship of our giving. Habang tinutugtog ang panyaya, if you want to bless this year 2021, God entrusted to us, God loaned us 5 talents, 2 talents, 1 talent. No. Give regularly what talents, what money that you have borrowed from God. Give regularly. Give systematically. Give individually. Give proportionately. Give liberally. Give cheerfully. And God is able to make all grace abound. Nawa matupad ang ating team sa ating buhay. Nang Diyos may kakayahan na kaya ka
pagpalain ng Diyos this year 2021. Naging maluwag ka sa pagpapala ng Diyos. Sige po. Start the year to give right. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, thank you God for your great message again. Thank you for giving us instruction how to give properly sa inyo, Panginoon. How to give right this year 2021. And we experience the blessing from you, O God. Salamat po sa manak niyo lumuhod, lumalapit, making commitment to you. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po kami itong taon, Panginoon. At turuan mo kami sa tamang pagbibigay sa taong ito. Nasimulan namin ang buwan na ito ng tamang pagbibigay hanggang matapos ang taong ito. And we experience the blessing from God. Maraming salamat sa Diyos sa mensahe. Salamat sa mga salita. Salamat sa mga anak nyo, naging faithful sa pagbibigay. Pagpalain mo lalo sila, Panginoon. Ang lahat ito aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord, amen! I hope you learn something today. Amen! Maganda, simulan natin ang pagpapala ng Diyos. At ang susi ng pagpapala ay proper stewardship when it comes to our money matters. Amen! Praise the Lord! Salamat sa Panginoon. And we come now to our worship through our giving. Tawagin na po natin ang ating usher. Amen. Yung kulay pula, mamaya, sa mga hindi pa napagbigay sa ating pastor's gift, no? Sunod nating offering, yung kulay red na offering.